kasambaha. Ating paglingkuran, nangangailangan isang araw lang. Let's give a helping hand, lahat ay papasag, lahat ay tutuwa. Okay, gaanggang, isang araw mo ay ipahiram. Everybody! Isang araw sa buhay, isang araw ay ibigay. Magsanay na dumamay, isang araw kasambaha. Ngayong araw po ito, hanggang July 15, yung ating Ray Herbal, buy one, take one po yan. Okay. Sabi ni Kari Herrera, tsaka kay, ano, kanyang butihing asawang mapa. Yun. Ah, sabi ko na rin. Sabi rin ni Kari ni. Oh. Okay. At sabi na rin namin. Okay, ito. Maganda ito. Maganda ito, ha? Sabay-sabay tayo, ha? Oo, ha? Yan. Kailan ka na rin. Smile, an everlasting smile. Palit, ipagluluto kita ng tuna paella. Wow! Tuna paella? Tuna paella! Tuna paella! Tuna paella! Bagong recipe! Tuna paella! Ngayon kung dalawa ito, sila naman dalawa pupunta. Patitikimin ko sila. Tuna paella ninya. Tuna spaghetti with broccoli. Ayoko nang gano'n, nakaganon. Hindi lang tayo nasama eh. Gusto ko yun. Sumali ako doon sa mga na ano eh. Magaling magluto. Ilang mag set by set karami ang kanila interview. From July 24 to 26. Anong oras ang start? Wala pa eh. Walang kwan, wala pa. Inaantabayanan ko rin yan. Pero may deadline yata hanggang 30 days. And 90 days, di ba kasama pa sa 90 August ata. Pinagbigyan up to August na mag-decide. Kasi yun yung 90 day period ka rin eh. Pero mga ang in-expect nila by July 30, magbibigyan na sila ng shortlist. So hindi na talaga aabot sa SONA. Tagal ng story.
kalbo ng Pilipinas. Ngayon lang tayo nakakaroon ng mga colorful events. Like what? Latte grande, no? Ansona at Ansona. Televice pa. Ansona is June 23. Ansona. By 24, isa-submit na nila. Okay. Sabi 30. So, palagi ko, may mga... May mga clues. Siyempre. May mga innuendos. Hindi po pwedeng July 23 nila isa-submit kasi ako umpisa ng interview July 24. July 24. Hindi, yung pinaka-deadline. Hindi, ang deadline mo matitira, di ba? 23. Hindi aabutin ng Sona. Hindi po pwede yung ano. Hindi po pwede nila isabay sa Sona. Karin eh, lima matitira. Then, lima na yan. Sino ba yung sa shortlist na lima? Pero siyempre, para ka nagkakarera niyan, may programa ka, nilalagyan mo ng dollar. Nilalagyan mo ng kung sino-sino mga patok. Ang lakas ng takbo nito, ang preba nito. Preba sa Hong Kong to. Meron Yamado, meron Dihado. May Dihado. Pero parang eh. Pero sa akin ni Pinay, di ba, mas marapat na lang si Dilima sa DOJ. Sabi ni Pinoy, mas gusto. Gusto niya, kung sa tatanungin, gusto niya sa DOJ, puno. Pero siyempre, kung minsan eh, meron kang sa basketball man, pag ginanong ka rito, kakagat ka dyan. Tapos dudukutan ka rito. Kaya kasabi ng isa kuno. Ano ba ibig sabihin ng kuno? Hindi ko rin alam. Lalaking Amerikano. Yan yung binabanggit ni Bet kanina eh. Daw. Yung kuno, kunyo. Daw. Kunyari na, kunyari. Kuno. Kunyo yung sinasabi ni Bet. Pero hindi dapat, Karen, ang basehan, hindi lang yung interview, kundi dapat credibility, integrity, dapat incorruptible. Hindi ko integrity, meron si Dilima. Corruptibility. Hindi siya corrupt. Ano pa? Kasi lima dapat hindi questionable. Walang kaduda-duda. Walang pagdududa. Ay, susok naman siya dun sa mga credibility. Ganun. Good. Independence. Good. That is the question. Puro check and orgy. Dahil pagka doon sa angulong yun eh, pinagdudahan ka, yung independence, medyo kasi justice yan eh. Tsaka kasama justice siya dun sa ano. Pero hindi siya member ng KKK. Tawa ko sa'yo. Di ba? Kasi kung interview lang ka rin eh, magagaling sila lahat na lawyer. So, dapat hindi talaga doon. At tinitingnan natin dyan yung re-respetohin ba ng tao? Re-respeto? Re-respetohin ba ng tao? Honorable. Ito ba ay hindi magiging, kumbaga, araw-araw kakanyunin ng media? Pero sabi niya, sabi naman yun, kagaya kay Miriam, sabi niya, bakit niyo ilang agad sa Supreme Court? Gusto ba ninyo hindi na niyo ako makita? Gusto ba ninyo magbabasa ako ng bulto-bultong mga papeles? Hindi, hindi na. Ayoko ng ganong kay Miriam. Ayoko ng ganong kay Miriam. Supreme Court, yun daw ang Chief Justice eh. Ibig ko palagi siyang nakikita. She's a woman of the world. Saka hindi na natin maririnig yung pick-up lines niya. Yung mga pick-up lines niya na... Alam mo ba, tuwan-tuwa dito yung nanonood sa atin yung magkasama Marlon Galit at Imelda Marcos at siya ng lokal ng Pasig kay Tita Miriam. Si Tita Betty Rulioda at si Dr. Francis na Si Jimmy Reyes pa. Happy birthday, Hazel. Ano, bali is Jimmy Reyes. Happy International Thanksgiving. Yes, at happy birthday kay Budlog. Sabi naman ng taga-Makati kay Jeff Sarmiento. Alamin natin, ha? Namnamin natin. At kay Ari Herrera. Bakit pagka tumataas ang gumaganda ekonomiya ay bumabagsak ang Banko Sentral. At bakit naman pagka tumataas ang Central Bank? Tumataas ang Central Bank ay nag-iingat tayo. Pilipinas. Ano sabi ni Carrera, ginawa ba yan? Ay, nag-Betty's body form. Hindi na, tumawag pa nga si Dr. Francis Picacho. Ay, kuya. Okay. Si Diwa, how do you pronounce? Diwa. Guni. Kasi kay Gingona, may G-U-I-N yata. Gingona sa Sinado. Ginggona sa Senado. Kailangan ng Banko Sentral, ano? Sa dyan po sa ating Get It Straight with Kuya Daniel Brason. Bawal ang pikulo! Bawal! Bawal!